What's up YouTube? This is you boy Poms TV. Yo. What? So for today's video, ang gagawin natin ay panibagong gupit na naman. Or hindi panibagong gupit. So ganun pa rin. Ganun pa rin yung dati ginawa natin. So gugupit natin ay fade, the sides. At yung upper part ay ayaw niya nang pabawasan. So same pa rin. So, yun, panoorin nyo yung video na to hanggang matapos. So, ayun, wala nang bago sa gupit natin. Fade, pero para mas simple na lang, yung ganun lang yung gusto niya. At syempre, inayos natin, ilagyan natin ng airbrush liner. So, yun ang ginawa natin. So, ayun. Panoorin nyo yung video na to. So, bago natin simulan, intro muna tayo. So, what's up? This is your boy, Poms TV. Welcome back to my channel. So ayun, dako na po tayo sa ating gugupitan. Siya po ay isang makanis. So here we go. So we're gonna do a higher fade on the side. At mahaba pa rin ang ibabaw. So unang ginawa po natin dito ay sinampo muna natin yung buhok niya. Hinugasan po natin muna ng maigi dahil may wax pa. So mapapansin nyo na mga paps, sinection po muna siya para mas madali yung ating paggugupit ng both sides. So una ay gumamit tayo ng ating wall magic clip. At gumamit tayo ng 1.5 na guard. So ginawa ko dito ay nilinis ko muna both sides ng 1.5. So yun. At ito ay naka close lever na. At next na ginawa natin ay gumamit tayo ng Shunmei na super taper at naka Andes blade. So dito sa part na to ay gumawa muna ako ng line. So naggumawa tayo ng line tapos shave natin ito ng 0 talaga siya. So para tayo nag bald line dito, gumawa tayo ng bald line para may pattern tayo kung hanggang saan lang yung ating i-fade. So yung next na ginawa natin ay gamit pa rin ang ating wall magic clip na naka ceramic blade. So ang ginawa ko dito ay nag halfway lever ang process ko dito. Halfway muna siya. So binura natin yung makapal na pagkaka line niya dyan na ginawa ating pattern. Ang gagawin natin ay buburahin natin siya ng halfway. Ayun, next, nag-close lever na po tayo. Same pa rin ang ating wall magic clip. Naka-close lever na to siya.
So ang kagandahan dito ay nakaano tayo, naka ceramic blade, ano, sa talagang mas madali siya mag-fade. Ang ginagamit ko dito ay yung magkabilang dulo lang ng razor natin, ano. So tuloy-tuloy lang natin hanggang sa matanggal natin yung mga dark spot pa. Ay kumamit tayo ng 0.5 na guard. Ito yung kalahati ng number 1 na guard. So ang ginawa ko dito ay naka close lever lang po ako at tuloy-tuloy lang natin to hanggang sa makuha natin yung magandang fade. Next ay naka-close lever tayo, 0. So gamit pa rin natin ang ating wall magic clip. So kung mapapansin nyo, yung ginagawa natin dito ay tinatanggal lang po natin yung mga dark spot. So dito ang ginawa natin ay overcomb na tayo. So tatanggalin natin yung mga sobra, tatanggalin natin yung mga ano para magpantay. So sa bandang likod, ano mga paps, yun pa rin ang ginawa natin. Wall pa rin yung ginamit ko, tapos gumamit tayo dito ng 1.5 ulit. So ang ginawa ko dito ay pavi naman kasi ayaw niya ng medyo mataas yung fade. So pavi ang ginawa natin korte. At yun nga, ano, gumawa ulit tayo dito ng barred line, no, na pa-courting V. So yun kasi yung purpose natin dito, yung mag-courting V. So ayan, tuloy-tuloy na natin at shave natin ito ng malinis. So ayun, at ang susunod natin gagawin ay gamit pa rin ng ating wall magic clip at naka halfway lever tayo dito. So buburahin ulit natin yung mga yung kanto or yung corner na ginawa nating V kanina. So ayun, tuloy-tuloy lang natin, no. So ayun, ano mga paps, dito na natin gagawin yung paglalaro ng ating lever, ng ating razor. So gagamitin natin ng halfway, close lever at open lever. So yun, tuloy-tuloy natin, pabuburahin natin yung mga dark spot at para mas ma-clean at consistent yung ating pagka-fade, no?
At yun na nga, no? Oh, shout out pala sa ating mga kapwa barbero dyan at mga kabarbero natin, mga tropa natin dyan na mga masuwid natin, mga taga-subaybay sa ating mga haircut tutorial. So kung nagustuhan nyo ang ating haircut tutorial for today, so please give me a thumbs up and hit the subscribe at paki-click na rin ang notification bell all para updated po kayo sa aking susunod na mga vlog ng haircut tutorial. So shout out sa inyong lahat mga paps, ano? Ayun dito, no, gagawa na tayo ng lining. Gamit natin ang ating Kimi 1914 silver. So yun, nagawa natin yung line. And then sa mga magkabilang gilid at dito sa may, ano, sa may front, tatanggalin natin yun, yung dumi or yung mga tumubo na maliliit. So yun, mapapansin nyo. So, ayun na mga paps, no? Done na tayo both sides and dito naman tayo sa ibabaw. Ang ginawa natin dito ay binawasan ko lang yung mga dulo gamit ang ating thinning scissor. So, safe naman yung thinning scissor natin dahil matalas. Hindi naman to siya magda-dry. So, konti lang yung binawas natin kasi yun lang yung gusto niya. At ayun, no, natapos na tayo mga paps, no. So nilagyan natin ng kunting mousse para medyo mag-bouncy ito pag blow dry natin. We'll be right back.
ayun, dito na tayo sa panghuli, no, mga paps. So, dito ay ginamit ko ang aking rechargeable airbrush liner. So, ayan. Para mas maganda yung ating pagkakaline dito sa harapan. So, yan ang ginamit ko. Airbrush liner. At ito ay rechargeable lang. So, hindi na kailangan natin ng compressor. So, ayun mga paps, ano, tapos na tayo. So, kung nagustuhan nyo ang video na to, please give me a thumbs up mga paps, ano. At please, hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po at pakihit na rin po ng bell button para updated po kayo sa ating mga susunod na haircut video tutorial. So, salamat sa inyo mga paps. So, salamat na marami. Bye-bye.